Mr. Sir, Your Honor, mukhang matatapos na po tayo sa hearing natin sa araw na to. Pero yung napakalaking katanungan mo po kung sino ba talagang informant dito sa 990 kilos na to ay hindi pa rin nasagot. However, sa kabilang hearing po, Your Honor, sa House of Representatives, umamin po si Mananghaya, si Almirol, si Rebusura na pinapunta sila sa Tondo para sa joint operations with Susongko. At inamin din po nila doon, Your Honors, na ina-update nila si Gonzales. Bago pa man sila mag-report sa commander nila na si Portero. Pakiulit. Ulitin mo. Nabanggit po nila doon sa SOR, Your Honor. Na nag-update sila, nagre-report sila, tumatawag sila kay Gonzales. Okay, continue. Sa halip na doon sila mag-report sa ship nila, sa PLD, si Colonel Portera. Sa 4A, si Colonel Olunan. Ay hindi po sila nag-report doon sa kanila, Your Honor. Sa kay Gonzales sila, Your Honor. That would mean, ang talagang informant dito sa 990 case, Your Honor, is most probably Gonzales, Your Honor. Gonzales, is it true that nagre-report sa iyo yung mga dating tauhan mo? Your Honor, ang nag-report lang po sa akin si Lieutenant Amirol po na may huli na po. May huli na po, pero hindi po, sabi po ni General Domingo na probably, hindi po ako yung, Your Honor, yung nagbigay ng information about that, about 990, Your Honor. Sige, lalabas at lalabas naman din yan. Kahit na anong tago ninyo dyan, lalabas yan. Domingo, so ibig sabihin, wala talaga informant dito. Ang informant dito is somebody from the inside and you suspect it's Colonel Gonzales? Yes, Your Honor. Kaya nga po, naawa din ako sa limang na to. Naawa po ako sa limang itlog, Your Honor, pensiyos. Your Honor. Bakit? Kasi din alam paano sagutin yung tanong mo kanina na anong oras ba nahuli si talaga si Mayo saan? Kasi pinanindigan nila, Sir, Your Honor, yung permado nilang affidavit. Hindi lang po nila masabi-sabi, Your Honor, na kasama lang ng huli itong mga IAPLD. Dahil pilit nila pinaprotekta. Kasama ninyo, di ba? Mananghaya. Kasama kayo paghuli ni Mayo, di ba? Your Honor, wala po ako nung nahuli si Sergeant Mayo. Saan ka noon? Hindi na nga po ako nagpunta noon kasi classmate ko nga. So sinong nandoon? Alam mo pala na classmate mo eh. Sabi mo last hearing, hindi mo alam na classmate mo yung nahuli. Sinabi ko yun po, Your Honor, na nagpakilala sa tawag po na nagpakilala nga po daw siya si Rodolfo Mayo. So, nung nalaman ko po na si Sergeant Mayo na po siya, hindi na po ako nagpunta na pauwi na po sana ako no? Kasi ayoko po makita niya ako. Alam ko, may nakikita ako, somebody is directing this operation na ayaw umamin na siya ang nasa likuran ng operation na ito. At alam niyo kung sino yan. Somebody is directing this operation na ayaw umamin naman, umiiwas sa responsibilidad. Paano kayo nag-ooperate? Pareho lang kayo, nagamit yung 4A, nagamit yung IAPLD, ngayon kayo na nagbabanggaan. Ayaw, Katarata, yung grupo ni Katarata, Rebusura, kasama kayo paghuli? Ikaw, Lieutenant Juan, Amirol. Your Honor, hindi po ako kasama sa aktual na paghuli kay Mayo, Your Honor. So, sinong kasama doon ng IAPLD? 6 lang po yung nireport sa akin ni PSMS Mananghaya na kasama. Sino? Yung 6 na yun, Your Honor, si PSMS Mananghaya, si Rebusura, Katarata, Rodas, Tibay at Alonso, Your Honor. Yes, precisely. Nakikita nga sila doon, naghahakot ng shabu eh. Tapos deny sila ng deny na hindi sila kasama. Kinakita sa CCTV. At least ikaw nung bata ka pa servisyo, at least you are telling the truth. You are not hiding something. Ha? At least, hindi porque classmate ka ng anak ko.
Pero nakikita ko sa iyo na ayaw mo magtago ng katotohanan. Sinasabi mo kasi kung iba pa yan, kung ito pang mga maro-maro na ito, sabihin ka agad, I will invoke my right to against civil incrimination. Continue, Domingo. Ano pa yung sinasabi mo? Okay ka na? Maybe I will tell my all my inputs in the next hearing, Your Honor. Okay, General Bongkaramat, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman, sir. Yes. Thank you for giving me this opportunity to speak, to put an end regarding the reprojection of Lieutenant Colonel Ibanez and Lieutenant Colonel and Police Master Sergeant Mayoto Pidig, sir. Actually, sir, I brought here with me the mista of Police Lieutenant Colonel Ibanez, Police Lieutenant Colonel Arlier Red, dahil siya yung simulat hindi to bakit napunta itong dalawang PNP personnel ito sa PDIG. Sir, I prepared some presentation, sir, para to put an end on sa question mark. Bakit napunta itong sina Lieutenant Colonel Ibanez? Please continue. Palakiin nyo nga. Sir, while I was the director of PDIG then, a memorandum from the Acting Directorate for Intelligence dated March 27, 2020 was forwarded to PDIG, wherein it requested to provide list of PNP personnel that can be projected to the National Adjudication Board Secretariat. Sino-sinong DI nun? Sir, acting director din po, sir, si Police Lieutenant General Ferdinand Divina, sir, dahil nga sa, yes, sir, dahil yung umista nyo nga, sir, doon, sir, nag-disgracia, sir, sa helicopter, sir. Noon, sir. Sa helicopter, sir. Ah, helicopter? Yes, sir. Yes, sir. Sige, continue. Well, as you can see on the screen, a memorandum contained the request of conduct of spotting activities of PNP personnel recommended for retention that can be utilized for their possible reprojection for police operation on illegal drugs. It added that the reprojection of PNP personnel under the list should be with the case operation plan detailing the utilization and termination of the PNP personnel. So when I received this instruction, I give the instruction to my former OIC IFLD, then Lieutenant Colonel Alger Red, to do the spotting activity. Sir, tinawag ko po, sir, si Colonel Red, kahit hindi siya kasali sa memo, to explain everything, bakit of all the people na dapat i-reproject, bakit napili niya itong si Lieutenant Colonel Ibanez. So, may request later on, Mr. Chairman, sir, na i-explain niya, sir. Next slide. On May 21, 2020, I made a request to the TDCA for the reassignment of two PNP personnel to PDIG to convene and commence. Excuse me, si Reid muna. Yes, sir. Si Reid. Nag-out ka na? Tapos na? Kumsik, putol ka muna sandali mo, ha? Para hindi magpapalitin yung pabalik-balik. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Sige, dito ka. Umupo ka. Dito sa may... So sinabi, ano yung sabi mo kanina, Bong, about Red? Please, Red back. Tone mo. When I receive a memo from the Directorate for Intelligence to conduct an spotting or the reprojection of PNP personnel who were retained in the NWID or the PRRD list, I instructed my intelligence officer to do the job for spotting activity, sir. So siya po, sir, ang nag-recommend na si Lieutenant Colonel Ibanez, siya po yung gagawin for reprojection to PDIG, sir. Colonel Reid, you have the floor. You explain why. Yes, sir. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon. That's correct, sir. That's true that I have the one who conduct the spotting activities with the two personnel from NWID, namely Major Ibanez that time and
Police Master Sergeant Mayo, sir. Sandali, bakit ka full colonel na tapos si Ibanez, Lieutenant Colonel pa? What happened? Sir, siguro sa akin, sir, may ano lang, sir, may nag-advance lang po ako, sir, ng mga schooling and other requirements, sir. So, nauna ka na promote? Yes, sir. Sige, continue. Actually, sir, when we received the memo from high headquarters, particularly the DI, sir, like what my director said, sir, from DI, which is the conduct of spotting activities, which means, sir, na kung sa parlance natin, sir, maghanap ng mga drug personalities included in NWID para pakinabangan ulit ng PNP, sir. Yan ang basa namin sa memo, sir. So, to clarify, sir, I seek guidance from the command group of PDEG and at the same time from the counterintelligence of DI, sir. So, sabi niya sa akin, kung paano i-interpret itong spotting activity, sir, although self-explanatory naman, pero to clarify, sinabi ko, sir, na sir, anong gagawin po natin dito, sir? Kasi, sa totoo, sir, kasi upper class man po yun, sir. Sabi ko, medyo mahirap to, sir, kasi NWID man, sir. Baka po, sir, medyo, ano to, pag kinuha natin, medyo alanganin. So, just go with the, sabi sa akin, sir, just go with the spotting activities as directed. Kasi di man po tayo makakaindi, sir. Kami na sa baba, di man po yung mga indi, sir, na when we directed by the higher headquarters, particular kung may memo, sir, di man pwedeng umindi, sir. So, that time, sir, is, kinlarify ko kay CI to... So, diretso na tayo. Kung paano bakit, gagawin, sir? Bakit mo spotted kagad si Ibanez? So, ito na nga bakit po, sir. Bakit spot kagad si Ibanez? So, when we do the, ano, sir, nung nakakuha na kami ng guidance, so, tinignan ko, sir, yung, ano natin, sir, yung NWID. Which is, kung di ako nagkakamali, sir, more or less 1,000. So, nakita ko po dun, sir, na kung sino po biding, tinina ko muna, sir, kung sino kakilala ko dun. Kasi, para mas madali bang i-manage, sir. So, may mga upper class, may mga underclass din, at classmates. So, nangyari, sir, is, tinawagan ko, sir, yung mga kakilala ko. Ang problema, sir, natatakot sila that time. Ayaw lang makipag-operate. Ayaw nilang masangkot sa ganun, sir. Madaling sabi sila, ayaw nilang masangkot sa illegal drugs. So, they maintain na maging silent na lang, sir. Or although na sa PRRD sila, ayaw namin dyan kasi natakot na sila sa atin, sir. So, this time, sir, tinawaan ko, in fairness naman kay, ano, sir, kay Major Ibanez that time, sir, kung mo, sabi ko nga, sir, naging classmate namin. So, tinawaan ko, sir, kasi kailangan namin, sir, kailangan namin po. Saan siya assigned on that time? I don't know, sir. I'm not the Huh? Region 2 yata, sir. Region 2. Region 2? Yes, sir. Okay. So, nakita ko yung pangalan niya, sir, nasa NWID. Tinawang po siya, sir, kung po pwedeng ma-reproject na, sir, as directed. So, may alin lang sa totoo, sir, in fairness kay classmate ko, sir, before, kasi naging tutakasan ng pala to, sir, sabi, book, mahirap yan. So, sa maling sabi, sir, in fairness naman sa kanya, may alinlangan siya at natatakot din siya. So, pinapaliwanagan ko, sir, na kung po pwede, ito naman yung magiging result. Kung makipag-participate kayo maayos, makapag-contribute kayo ng maayos sa gobyerno, is ito i-adjudicate kayo uli. At may possibility, according to DI, sir, Your Honor, sir, pwede kayong ma-isalang uli sa National Adjudication Board. So, yun lang po, sir. Kaya, noon, sir, na sabi niya sa akin is, medyo napa-oo. At ang sabi niya, sir, Bok, hindi ko pwedeng gawin ito kung hindi ko kaya ito. Sina Mayo naman, di personally, sir, hindi ko kilala ito sina Mayo and at the same time, si Menes, kung po pwede, isama ko sina sa NWID din sila. Isipin mo, ha? Si Mayo at si Jimenez, ni-request ni Ibanez na isama niya sa pag-re-project niya sa anti-drug operation. That's correct, Your Honor. Correct. At ngayon, si Mayo nakuna ng isang tunilada ng sebo at katabi niya sa kanyang WPD lending company, si Jimenez doon rin nakatira. So magkatabi sila. At yung bahay pa ni Jimenez
ang ginagamit nito mga magnanakaw ng Cebu, doon pa hinahakot, doon nililipat, pati yung mga gamit ni Mayo, doon hinahakted sa bahay ni Jimenez. So para kayo parang may drama-drama, parang drama lang ginagawa nito mga tao na ito. Sige, continue. As for me, sir, that's all for the spotting activity, sir. Ibanez, hindi mo nabanggit na si Jimenez pala ay kasama sa ni-request mo na isama sa pag-re-project mo. Ang sinabi mo lang si Mayo. Hindi mo sinabi. Noon, wala akong narinig sa iyo na kasama si Ibanez sa ni-request mo. Hindi kasi natanong, Your Honor. Hindi natanong. Hindi mo lang sabihin totoo. Kung may gusto mong ipalabas ang katotohanan, kailangan pa palang sasakalin kita para lumabas yung katotohanan? Ana, tingnan mo. Ha? It's becoming very clear that you are on top of this situation. Si Jimenez, nakasama na ni-request mo na i-reproject, andoon katabi sa establishmento ni Mayo. Sa unahan, nandoon siya nakatira. Ha? Mabuti na lang nagsabi ito si Reed ngayon na ganyan pa lang sitwasyon. Hindi namin alam na itong si Jimenez pala ay kasama sa ni-request ni Ibanez na isama na i-reproject. So you're on top of the world, Mr. Ibanez. It's now becoming very clear. Continue. Akin will read. That's all for sir for the spotting activities. Pwede po ako mag-answer any further questions, sir. Alam mo kung gaano kabigat yung mga kaso ni na-involve ni Ibanez noon bago mo siya ni-recommend na i-reproject? Yes, sir. Kasi nga po, sir, nasa NBID nga po sila, sir. Sa watchlist talaga? Yes, sir. Alam mo? Yes, sir. If I may read, ha? Tingnan mo, ha? Tingnan mo itong report galing sa PDEA. Police Lieutenant Colonel Arnulfo Himpaso Ibanez is a known accomplice of former Major Bienvenido Rey Dado, a dismissed PNP officer who was tagged as a ninja cop. Ibanez and Rey Dado were formerly assigned in Pampanga as PDIG. Ito, tagged as a ninja cop by General Benji Magalong. Ibanez and Rey Dado were formerly assigned in Pampanga as PDIG officer and CIDD chief respectively. Both officers were also arrested by PDEA in 2006 along Banawi, Quezon City. Bakit ka na-aristo noong 2006, si Ibanez? Kayong dalawa ni Rey Dado? Negative po, Your Honor. Never po nangyari yun. Hindi ka na-aristo sa Banawi? Hindi po, Your Honor. So mali itong report ng PDEA? Yes, Your Honor. Umpisa pa lang po, mali po. Kilala mo si Rey Dado? Yes, Your Honor. Upper class po. Upper class mo? Yes, Your Honor. Pero totoo ito na you were assigned as in Pampanga as PDIG officer. At the same time, si IDD chief doon sa Pampanga, si Rey Dado. During the time, Your Honor, na si IDD chief si Major Rey Dado, si IDG din po ako sa Pangasinan. Ano? Ako po yung provincial officer ng Pangasinan, Your Honor. Si ID din po ako. Si IDG. Again, mali na naman itong report ng PDEA. Yes, yung PDEA dito, andito ngayon. Yes, sa PDEA. Yes, Your Honor. The operation in Banawe involved only Rey Dado. Ibanez was not there. The PDEA operation you cited earlier, sir, that happened in Banawe involved only Rey Dado. Ibanez was not there. Thank you, sir. Thank you. Rey Dado pa lang ibig sabihin dito sa report. Pero mali nga pala, both officers were also arrested. So mali ito. In 2006, ang naaresto pala si Rey Dado lang. Yung Rey Dado na yan, saan na yan ngayon? Nagpapatuloy pa rin ba sa kanyang drug activities? I don't have any idea. Matagal yung dismiss si Rey Dado eh. Nagpapatuloy pa rin ba? May idea kayo? Ito yung mga tao na dapat bantayan ninyo dahil matitinik ito. Di ba? Ito yung
cause sa problema ni General yung sumunod sa akin na Chief NP. Si General Albayalde, nagka-problema dahil sa ginagawa nitong redado na ito. Kaya matinik ito. Kaya i-monitor nyo kung saan na itong tao na ito. For all you know, baka malaking isda na ito ngayon. The PDIG unit of Lieutenant Colonel Ibanez is monitored to be involved in illegal drug activities through their illegal anti-drug operations and interference with existing PDIA case operation plan by harboring Chinese drug leaders in furtherance of their illegal activity. Monitored interferences. Makinig ka, Ibanez. In the following operations conducted by PDIA, operatives reported on the interferences made by police officers who were traced back to the group of Lieutenant Colonel Ibanez. February 2021. Hindi mo ito pwede makalimutan, bago pa lang ito. Surveillance operation of QCDO. Quezon City, ano ito? Drug office? District office. Acting upon the information of an action agent that a certain Darwin Lasarte, a drug dealer connected to a Chinese kingpin, will be released by QCDO, prepared to tail the person from Station 10. They were able to tail the person and the vehicles who escorted him up to Petron Marilao. Marilao, Bulacan ito. At the stopover, Police Lieutenant Colonel Ibanez alighted from an escorting vehicle, put on a bulletproof vest, and accosted the PDIA QCDO operations. Operatives then identified themselves and presented their identification and pre-ops. Ibanez was observed to have been taken aback because he cannot present a pre-ops before he called up his boss and asked for a case conference. Ibanez, your comment on this? I am giving you the chance to clarify your side. That operation, Your Honor, was approved by then director ng PDIG. Kasi po, yung mention is our asset. Kasama siya doon sa nakapapirma siya sa amin ng case operational kasama siya doon sa kupla namin. Marami na siyang nabigay na sa amin na accomplishment. Then kaya clearance ko sa director ng PDIG na sunduin namin siya paglabas niya sa kulungan. And bakit, then Your Honor, bakit wala kang case pre-ops? Wala kang pre-ops na ipakita? Actually, Your Honor, ang meron kaming coordination pero casing surveillance. Ang kwan lang ko doon, ang hawak ko talaga is yung meron akong approve from the director PDIG na kasi napag-usapan to Your Honor na possible. Kaya po ang sinundo namin dito Your Honor is marked vehicle. Naka-marked vehicle po kami. Kaya malakas ang loob kung lumapit doon sa nak-tail sa amin kasi naka-marked vehicle kami. Wala po yung sinasabi na naka-bullet vest. Wala pong sinasabi doon na may firearms ako. Ang dala ko lang po dyan is ID. April 27, 2021, bypass operation of NCR SDO at Greenville Subdivision, Barangay Saoyo, Nubaliches, Quezon City. NCR SDO was at the subject area for a bypass operation. However, they felt that something was off. The operatives back out of the area. The following day, the operation pushed through successfully. The text message in the cell phone of one of the arrested suspects during the forensics revealed that the group were ready for the PDIA operatives the day prior to the successful operations. They were under instruction to ratratin na mga yan pagpasok sa gate. It appears that the group were informed by their police officer protector, but they relaxed when they saw the operatives back off. The arrested suspect, Santos,
was the girlfriend of Darwin, the person who was escorted by the group of Lieutenant Colonel Ibanez on February 2021. Totoo ba ito na may instruction ka doon sa mga sindikato na ratratin na mga yan pagpasok sa gate? Hindi po totoo, Your Honor. Malicious po yan kasi nga hindi po ako talaga, hindi ko kilala yung subject nila doon. Kilala mo si Santos? Hindi. Never po, hindi ko kilala po yung Honor. Pero kilala mo si Darwin Lazarte? Siya lang po, nasa agent, mayroon agents agreement sa amin. Siya, ha? Siya lang po, Your Honor. Si Darwin Lazarte? Si Your Honor. Pero si Darwin Lazarte, girlfriend niya si Santos? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi nga, ang sa akin lang doon, ang kwan ko is kay doon sa may meron kaming agents agreement. May 2021, surveillance operations versus Chinese personalities. PDEA NCR NDO and other NCR operatives were on the final stages of their surveillance operations and were monitoring several Chinese personalities near Fontana Casino in Clark, Pampanga, when the team leader was informed that an alleged PDEG officer was verifying his plate number at the RTOC, meaning Regional Tactical Operations Center. Ito'y RTOC ng PRO3 ng Pampanga, ng Region 3. The following day, the Chinese subjects disappeared in the houses being monitored and abandoned all their vehicles beside the roads. On December 22, 2021, PDEG NCR led by Colonel Ibanez requested for a case conference with PDEA IIS. During the meeting, he asked PDEA not to conduct anti-drug operation on Yikin Shi, aka Mike C, since the Chinese personality is allegedly his longtime informant. He presented a PNP DI Form 001 informant alpha-alpha profile sheet, which was observed to have been filled up by Shi on the previous day, December 21, 2021. Ano masasabi mo dito? Yikin Shi, aka Mike Shi. Kilala mo ito? Your Honor, medyo sensitive po yung issue dyan, Your Honor. Ano, no? Sensitive po yung issue, Your Honor, kasi meron yung kuplan sa amin. Huwag na magsisitive-sensitive dyan, kuplan-kuplan. Sabihin mong totoo dito. Dito ka na nga eh. Your Honor, nung May 20, 2021, ang incident doon sa malapit sa Princip, doon sa may Korean town sa Angeles, Pampanga, ang the best po na makapag-explain dyan is yung team leader mismo ng operation. Meron po kasing reported na through sa akin, tinawag ko kay director ng PDEG na merong bahay doon sa may Princip na may laman. May laman na siya po, marami, bodega siya. Ngayon, ang team leader ng PDEG is Uyo 3 is sinabihan ko kasi napaalam ko na kay director ng PDEG na i-validate yung information. Pagdating doon sa area, napansin nila na maraming nakapark na obviously na mga law enforcers. So, pati yung bahay na subject mismo ng kuat is may nakapark din mga nakamotor. Ngayon, sana ito ngayon, si Yikin Shi, sana. Aka Mike C. Alam ko yun. Hawak mo? Hindi ko na alam yun. Ano? Sana? Hindi ko na alam yun. Ano? Hindi ba ito yung source niyo ito mga tunitunilada siya po? Ay, hindi po, Your Honor. Ha? Kung ganun, Your Honor. Nag-informant. Matagal mo na informant daw ito. Is it true? Sinabi mo, long time informant mo, si Yikin Shi, also known as Mike C. Yes, Your Honor. Paso lang informant yun siya sa Pogo. Pero never kasi kami nag-operate ng Pogo, Your Honor. Pogo? Yes, Your Honor. Bakit ka nakialam sa Pogo na... Hindi pa ako nakialam, Your Honor. Nakilala ko po siya kaya puro ang tinuturo nila is... The use of maintaining an informant for Pogo operations na drugs man ang trabaho mo. Sige. Yes, Your Honor. Pero wala naman kaming activities doon, Your Honor. Kilala ko lang siya. Long time informant mo ito. Yes, Your Honor. So ano mga accomplishment na kuha mo dito? Kung long time informant mo na ito?
Your Honor, yung mga sinishare ko lang na mga Pugo information, Your Honor. Yun lang naman. Pugo information? Ibig sabihin, nakikialam ka sa Pugo. Kaya siguro dumadaming kidnapping sa Pugo kasi nakikialam ka. Wala po pong operation against Pugo, Your Honor. Nagsishare lang. Siguruhin mo, ha? Yes, Your Honor. Wala po. The top drug personality, Ye Kin Shi, aka Mike Si, is a cohort of top, the company leader based in the Philippines, alias Taba, aka Su Yu Hua, and seven other Chinese top drug personalities who died during the Zambales Shipshed smuggling operations on September 7, 2021, and in Angeles Pampanga operation last October 18, 2021. So ito yung sinasabi mo na Pugo lang. Pero kasama pala siya doon sa pitong mga Chinese na nangamatay doon na encounter ng PDEA sa Zambales Shipshed smuggling operation on September 7, 2021 in Angeles, Pampanga operation last 18, 2021 with a total seizure of 1,087 kilograms of shabu. The drug group is locally known as the Angeles Drug Group, composed of Chinese involved in drug smuggling. Drug personality Ye Kin Shi was identified as the remaining leader and subject of intelligence operations for neutralization under Copeland Whisperer ng PDEA. Siya pala ang pinaka number one na leader nitong sindikato ng druga. Ngayon sasabihin mo lang dito sa committee na hindi siya involved sa drugs, involved lang siya sa Pugo operations? Your Honor, actually Your Honor, nakipag-case conference po ako sa PDEA. Tapos? Ang sabi ko, ino-offer ko, kung meron kayong ebidensya o makuhanan nyo ng ebidensya yung informant ko, wala po ako doong problema. O ganun ka kanaib? Ha? Hey, police officer ka? Hindi mo alam ang trabaho ni Higgins eh. Ginawa mong long-time informant. Tapos ngayon sabihan mo lang kami na involvement niya, Pugo operations lang? Wala siya involvement sa drugs? Nasa agents agreement po kasi. You are lying. You are lying, Mr. Ibanez. Upon learning of his intention, Director Albarino protested since she is monitored to be actively involved in shipside smuggling in the Philippines and was directly connected to the 580 kilogram seizure of Zambales. Seizure in Zambales. Lieutenant Colonel Ibanez was questioned by why she became his recruited informant, and he presented a recruitment form which was just recently filled out. He was also asked to justify why he was not able to deliver output as a PDIG chief of Region 3 during his tenure there, when in fact, she and cohorts are actively involved in illegal drug activities. The leadership of PDEA, Task Force NOA, and General Medina required Ibanez to present she for debriefing and interview at PDEA National Headquarters to assess his truthfulness and sincerity. The group also required him for a timeline of the build-up of the operation since she was a top leader and subject of Copeland Whisperer. However, Police Lieutenant Colonel Ibanez failed to comply and satisfy the requirements, so he was prevented to pursue the operation. At this time, PDEA already know that Lieutenant Colonel Ibanez and his cohorts were drug protectors and cuddlers of Chinese drug personalities and their activities, especially in Region 3. Police Officer Ibanez, together with former Police Officer Ray Dado, were able to proliferate the drug trade in the region through protection racketeering and drug recycling. On July 28, 2022, a house in Angeles, Pampanga was raided by several masked men wearing grab uniform who were riding on board motorcycles and vans. Two Chinese nationals were inside the raided house where not less than 500 kilograms of shabu were kept. However, the two Chinese nationals were released and no anti-drug operation regarding the house in Angeles was declared, and no news
Later, the same day, PDIG in CRSOU under Colonel Ibanez declared a seizure of 60 kilograms of Inlex at Inlex, San Fernando City, with one arrested suspect, a Filipino. Walang Chinese. What a coincidence. Merong naka-grab uniform, naka-mask men na pumasok doon sa bahay ng dalawang Chinese national na ni-raid nila, nakakuha sila ng not less than 500 kilograms of shabu. Pero may dalawang Chinese na nahuli. Pero walang news from your end. Tahimik lang kayo. Mr. Chairman. Tahimik lang kayo. Sandali, taposin ko lang ito. Okay, okay. PDIG in CRSOU, Colonel Ibanez, declared a seizure of 60 grams. Later the same day, ha, nung nangyari yung pinasok yung bahay ng dalawang Chinese, nakuha yung 500 kilograms ng shabu, walang balita tungkol sa inyo. Later, on the same day, PDIG in CRSOU under Colonel Ibanez declared a seizure of 60 kilograms at Inlex, San Fernando City, with one arrested suspect. Ano ito, coincidence? 60 kilograms. Kasama pa doon si Isa LG na nag-preskon kayo. Ibig mong sabihin, pati si Isa LG, binula mo? Saan galing yung 60 kilograms mo na pinresent? Yun lang talaga yung operation namin, Your Honor. Saan kayo nag-operate? Sa Inlex, Your Honor. Inlex? Yes, Your Honor. Tapos itong dalawang Chinese na nakunan ng 500 kilos, hindi kayo? Negative po, Your Honor. Yun na. Wala po talaga. Wala talaga, ha? Wala talaga. Wala. Tapos later on, mayroong isang tunilada doon sa WPD na bata mo na si Mayo. What a coincidence, no? Very, very, very coincidental itong mga pangyayari na ito. 500 kilograms na wala doon sa dalawang Chinese. Ang dalawang Chinese, binitawan. Later in the day, nagpa-preskon ka, kasama pa si Isa LG, na meron kayo na-recover na 60 kilograms. 60 lang. At remember, dalawang beses ka nag-present ng accomplishment mo. Puro 60 kilos. What a coincidence. Dalawang 60-60. Ang galing. Your Honor, sorry. Yes, Senator Bong Revilla, you want to say yes, Mr. Chairman, alam mo, Colonel Ibanez, napakalaki ng kasalanan mo sa bayan. Napakasinungaling mo pa. Saka yung ibang kasama mo dito. Pidea, anong naging aksyon nyo doon sa report na yun? We know your answer. Yeah, alam nyo na ganun yung information. Binigay nyo information na ganun. Ano naging action nyo dito against Ibanez? Hindi pa kayo ang director noon. I understand. Hindi pa ikaw, sir. Yes, si Colonel, si General DG Wilkins, Your Honor. Yes, Your Honor. Si General Wilkins. But, kung may alam ka, sir, anong ginawa nila itong information na ito? If I'm not mistaken, sir, Colonel Ibanez continued to be under the radar of PDEA. PDEA. Speechless, Mr. Chairman. Wala, para tayo naglolokohan na lang dito eh. Ano, paikot-ikot na lang tayo dito. Parang, basta masasabi ko lang, Mr. Chair, wag natin tantanan ito hanggat makuha natin yung mga ulo at utak nito. And talaga nakakapangilabot para to sa bayan. I mean, ano pang future na kabataan natin kung hindi natin masusugpo itong problema sa pinagbabawal ng gamot? Yung sinampaan nyo sa tungkulin ninyo, tandaan ninyo, yun yung may mga anak kami, may mga apo kami, ayaw naming mabiktima ng pinagbabawal ng gamot na to. Miski ikaw, siguro may anak ka, may apo ka. May karma yan. May balik yan. Magkano natanggap mo doon na reward? Yung sa vibe sa operasyon na yun? Declare ka na 60 kilograms. Magkano natanggap nyo para sa informant? How much? Nasa 2M, Your Honor. 2M? Yes, Your Honor. 2 million? Yes, Your Honor. Sabi ni Domingo, 2.5. Yun, iba yun. 2.5 million? Iba yun, Your Honor. Saan yun?
Yun yung sa lecture, Your Honor. Ha? Lecture, Your Honor. Lecture. Yes, so yan yung magkasunod. Na parehong doon banda sa NLEX. Just for the record, Your Honor. Yung lecture na operation is hindi po, ang Intel packet po doon, hindi sa amin. IFLD po ang nabigay. Alam mo, bakit ang accomplishment mo palaging nandoon sa NLEX, nasa lecture, along NLEX, dyan banda sa Pampanga? Alam mo ba? Bakit? Alam mo yan, di ba? Ha? Andyan yung mga Chinese na involved dyan, nasa Puntana, nasa Clark, andyan yung mga Chinese na inaalagaan ninyo. Ginawa mo pang asset itong si informant, long time informant mo ito si Mike C. Tapos sabihin mo ngayon na hindi involved sa drugs, hanggang puko operations lang. Galing mo mag-alaga ng asset. Mr. Chair, ano ginawa niya action doon sa Chinese na nahuli mo? Ano sinasabi ng PDEA na pinakawalan mo? Wala po kasi... Wala silang involvement? Wala po akong inuhuli, Your Honor, na Chinese na pinakawalan. Mayroon pa kaming Chinese na nahuli, yun sa lecture na operation. Which is yung Intel packet po noon is galing po ng IFLD. Hindi so, yung sabihin, nagsasinungaling ang PDEA sa report na yan? Yes, Your Honor. That was the information gathered, Your Honor. That's why it was reported. Thank you. Sir, check. Para, yes, sir. Yes, Your Honor. As far as your concern, sir, sana ito si Kishi. Ito si... Alam mo ba kung nasaan ito? What I understand, sir, with our intelligence services that he is still being monitored. Kaya nga, nire-request nga sana rin kanina na wag sanang pag-usapan dito kasi parang live target siya. But anyway, to uncover yung kalukuhan, sir, it's better na malaman. Well, alam mo ba, alam mo, dyan tayo palagi nagtatago. Nagtatago sa confidentiality ng information. Sir, pwede huwag nang pag-usapan hanggang sa pati yung kalukuhan ng ginagawa ninyo hindi na pag-usapan. Kaya gusto ko transparent dito. I don't care kung masacrifice yung operation ninyo against Casey. Basta lalabas ito katotohanan. Oh, kung hindi natin na-discuss ito ngayon, hindi natin nalaman. Nasabi nila ni Ibanez ay pugo operations lang ang involvement ng tao na yon. Yun pala, number one pala yon sa drug syndicate na nangyayari dito sa Pilipinas. Hanapin kayo yung tao na yan, sir. Huwag niyo pabayaan. Yes, Your Honor. Pwede ba, Mr. Chairman, pwede pa natin imbitahan yung dito, yung Chinese na yon, yung nahuli? Maybe we just say, ano? O pwede. Kung pwede siguro. Pakita nyo, sir. Yes. Hulihin nyo, dalhin nyo dito. Yeah. Ha? So, pinan natin. Tulong kayo sa Bureau of Immigration. I-declare natin na an undesirable alien para meron tayong hawak sa kanya. Dalhin nyo dito. Sigurado ko yung Chinese yan, ilalabas ang katotohanan yan. Dahil hindi yan taga dito. Matatakot yan. Matatakot yan. Hanapin ninyo, sir. Please. Ikuha nyo. Manhunt operation. Kahit na nakikinig siya ngayon, tulong kayo sa BI para hindi makalabas yan sa bansa. Number one. Siya palang number one na drug syndicate ng Pilipinas. Tapos, hawak-hawak lang ni Ibanez. Sabihin pa ni Ibanez na involved lang ito sa pugo operation. Hindi daw involved sa drugs. Pero ang kita ng PDEA, ito palang number one. Ang galing mo, Ibanez. Mr. Chairman, alam ko siguro dito marami natatakot na baka mamaya buweltaan sila, buweltaan yung pamilya nila nitong mga malalaking sindikato na to. Mabigat talaga itong problema dito, no? Pero alam mo, at this point in time, wala kayong dapat ikatakot eh. Diba? Yung sinumpaan nyo sa tungkulin ninyo, yung kailangan ganun. Kami dito, oh, lantadan. Alam namin delikado rin itong ginagawa namin. Pero bakit namin ginagawa? Dahil gusto namin malaman ng katotohanan. Gusto nyo bang sinisigawan kayo dito? Gusto nyo bang minumura kayo ng mga kasama ko, Senador? O murahin namin kayo? Kahihiyan, di ba? Sino bang may gusto ng ganyan? Iayos natin, tulong-tulong tayo. Kaya yung mga ibang kapulisan na nandyan, nakikinig kayo. Alam ko, marami dyan na talagang dismayado sa nangyayari na to. Yung iba talagang matino na pati sila nadadamay. Diba? Yan, ito yung matinding, kumbaga, aral para sa lahat. Pero sana naman,
Makipagtulungan na kayo. Sugpuin natin ito. Paano natin masusugpo ito kung hahayaan natin yung magtatago kayo sa kasinungalingan na yan? Your Honor, Senator Bong Revilla. Yes, Mr. Chair. Baka iniisip nito mga bata na ito na nagpa-power tripping tayo dito. Ha? Wala yan sa wala yan sa vocabulary namin. Wala kaming, hindi namin ginagamit yung power at hindi kami nagtitripping. Ang habol lang namin dito makuha ang katotohanan. Please, kung ayaw nyo, hindi kami magagalit sa inyo. Kami manikluhod sa harapan ninyo. O, luluhod ako ngayon. O, please. O, sige, magsalita na kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. O, magluhod ako sa harapan ninyo. Magsabi na kayo ng totoo. O, luhod ako. Hindi ito power tripping, ha? Nagpakukumbaba na ako para ilabas yung katotohanan. Alang-alang sa mga anak ninyo. Ina, alam niyo ganun lang kadali yung ginagawa namin dito. Hindi biro eh, 'di ba? Ah. Ano to? Paano institusyon ng kapulisan ang nadungisan? Sana naman. Pwede ba kung hindi niyo masabi dito sa pagpupulong na to, pwedeng magpasabi kayo, pwede nyo kaming kausapin para malaman natin kung sino talaga itong utak na ito. Hindi kami titigil. Hindi. Ikaw ba, Ibañez, matapang ka? Marami ka na siguro napatay. Kriminal? Meron na? Patrabaho lang, Your Honor. Trabaho? Yes. Meron na? So matapang ka? Wala pong matapang. So pagka paglalaban mo ang bansa na natin, mga kabataan, kaya mo ipaglaban pa rin, di ba? Yes, Your Honor. Alam mo, pag pumasok ka dito, alam mo, nakataya din ang buhay mo, nakataya ang buhay ng pamilya mo. Alam mo yun? Yes, Your Honor. O ngayon, kung magsasabi ka ng totoo, pwede ka pa namin tulungan. Sabihin mo lang, ilabas mo yung utak na yan. Baka wala kang mailabas na utak dahil ikaw ang utak. Ha? Ayun na. Hindi po, Your Honor. So ikaw ang utak? Negative po, Your Honor. Ikaw, Gonzales, ano masasabi mo? Your Honor, tungkol po dun sa 580 po na nahuli, yung sinasabi po ng PIDEA, actually po, Your Honor, kasama po kami doon. Kami po yung mga nakapatay ng mga Chinese doon. Actually, si Lieutenant Admiral po ang nakapag-neutralize doon sa bandang Zambales. Doon po doon sa bandang... Ilang Chinese pinatay niyo doon? Neutralize niyo? Nakapatay po sa... Lahat? Po, Your Honor. Ubos? Apat, opo, apat po. Apat po, Your Honor. Yun po yung ilang droga nakuha niyo doon? 500 kilos po. Yun po yung sinasabi po ng PIDEA na kasama daw nung alpha ni Isa Ribañez. Nasaan yung 500 na yun? Sir, hawak po ng PIDEA po, sir. Kasi declared din niyo yun? Joint po yun, sir, ng PIDEA ni na Sir Wilkins at saka kami po, sir. Sila po ang may hawak sa nung mga information nila, sir. Kami po, sir, ang kasama nila, sir, na nag-assault, sir, sa resort, sir. Yun po yun, sir, katotohanan, sir. So, ibig mo sabihin, minimislead tayo na PIDEA sa report na ito? No, sir. Totoo po yan, sir. Kasama po nila ako dyan, sir. Ako po, sir, yung kasama po nila, sir, nung nag-operate, sir, ng Guan, nung mga Chinese na yan, sir. Iba ito. Iba ito. Ibig sabihin nito, yung dalawang Chinese dito, hindi namatay, ni-release. At pagkahapon, nag-priscon si yes, sir. Ibañez, kasama pa si Isa LJ, na meron silang i-declare na 60 kilos. Yes, sir. O, iba yun. Iba kasi, yun. Kasi ibang 500 yun. Katuloy po yan, sir, nung co-plan po ng PIDEA, sir. Then, nagbibigay din naman po sila sa akin ng information about that nga po, sir. Pero, sabi ko, sir, investigahan po natin. So, kasama ka rin doon sa operation na may pinakawala na Chinese? Negative po, sir. Kasi, yung information po, sir, ng PIDEA, sa akin lang po, sir, binibigay.
Pero hindi ko po alam mo kasama doon sa operation po ng 60 kilos. Doon po sa San Fernando po. Okay. Mag-start na yung session namin. Ganito ang gawin natin. Attorney Bernardo, General Cruz, tuloy ninyo yung investigasyon nyo at mag-file ng kaso. Ha? Huwag mo isipin na mag-retire ka na, General Cruz. Ha? Kung mag-retire ka na, alam ko namang magaling ka lumaban. Laban ka pag ikay-ika nilang may balak silang masama sa'yo. Huwag kang umatras, ha? General Attorney Bernardo, General Lasso, sir. Magtutulungan kayo, sir. PNP, PDIG, pati General Coy, Dinderos Drugs Board, pati Department of Justice, ma'am. Magtutulungan kayo para ma-pin down talaga ito, may mga kasalanan na ito. Kasi wala, yung ating hearing dito, pinapaikot-ikot lang tayo, walang lumalabas sa katotohanan, kahit na alam natin kung sino yung mga involved na yan, ayaw talagang umamin. But anyway, sige lang. Let's dig deeper, Mr. Chairman. So hindi pa natin ito adjourn. Hindi natin muna i-adjourn kasi baka mayroon pang lalabas. One more day. Okay, bago tayo mag-suspend, usaha. You take physical custody of those who are cited in contempt. Ibanez, Bugarin, Bayeta, Dennis, Carolino, Gular. Hindi ba kasama itong si Juan? Kalaw, kasama. Si Tibay, hindi kasama? Tibay, gusto mong sumama? Ha? Ha? No, sir. Hindi ka gusto mong sumama? No, sir. Oo ba? Oo, sabi mo? No, sir. No. To your honor. Sige, kunin niyo muna sila bago tayo mag-adjourn para hindi magkagulo. Sige. Sama na kayo doon. You go with them peacefully. You go with that. Oh. Oh yeah, kasama yan. Ang susungko, hindi lifted yung kuan mo, ha? Susungko. Hindi pa lifted yung kuan mo. Yung kontip mo, balik ka doon sa kulungan. Balik ka. Ibanez, nandoon na?